Pagka po mayroong mga masasamang panahon, lalo sa dagat, ay may mga barko na nasisira, lumulubog o kaya ay sumasabit sa mga sandbars at ang mga pasahero na apektuhan. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Lessons from a Shipwreck. Mga pwede nating matutunan mula sa isang kasaysayan na nakasulat sa Biblia kung saan ang isang barko ay nawasak. Thank you, Father, for life. Salamat sa pagpapahiram mo sa amin ng buhay. Salamat sa mga ginhawa na patuloy niyong ipinalalasap sa amin at sa pag-preserve ng buhay namin. Lord, sa amin pong pagtitipon-tipon, nais namin itaas ang iyong pangalan. Linisin niyo po kami at hugasan sa aming mga karumihan, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, at nawa, Panginoon, tumanggap kami ng spiritual na pagkain mula sa inyo. Matuwid ang mga liko sa amin, maliwanagan ang mga madilim, luminis sa mga marumi, maging malinaw ang malabo. At kami, Panginoon, maging ilaw ng sanlibutan, maging asin na nagbibigay ng lasa, nagpe-preserve, pinapakinabangan. Teach us, Father. We like you to be the speaker. So use your servant only as your instrument. But we ask you, Father in heaven, speak to your people. Bless us. Protect us from evil men and evil spirits. At habang kami nagkakatipon dito, Panginoon, upang kayo papurihan, dalahan ng mga handog at papuri, awitan, salamat sa buhay. Naalala namin ang lahat ng iba namin mga kababayan na ngayon ay nahihirapan sa kalagayan, at turuan mo kami kung paano magiging maibigin sa kanila. May we rest in your love, at kayo rin po ang mag-alaga sa aming mga tahanan, mga mahal sa buhay na hindi kasama ngayon. Pagpalain niyo ang mga paparito pala, mga nasa daan, at lahat ng narito ihatid niyo, Panginoon, mamaya ng maluwalhati sa mga uuwian o susunod na pupuntahan. May your mercies abound and may your wisdom be ours right now. We ask you, Father, thanking you in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang background po ng ating pag-aaral, si Paul and other passengers suffered a storm and a shipwreck. Acts 28:1-2. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Matapos ang napakahabang paglalakbay, halos mahigit kalahating buwan na sila isinisiklot-siklot ng tubig sa dagat dahil inabutan sila ng bagyo at magwi-winter na noon, malamig na ang panahon, nawasak ang kanilang sasakyan. It ran aground on some sandbars at naglanguyan yung iba naman ay kumapit sa mga putol-putol at mga wasak-wasak na kahoy na bahagi ng barko, at nakarating silang lahat sa Pangpang. Noon pala ang pulo na yon ang pangalan Malta. At ang mga tao, naging napakabuti sa kanila, sobrang kabaitan ang ipinakita sa kanila, nagsiga, at sila'y tinanggap ng buong puso. Para sila ay madarang sa apoy dahil nga umuulan at sila'y mga basa. Acts 28:7-10. There was an estate nearby that belonged to Publius, a chief official of the island. He welcomed us to his home and for 3 days entertained us hospitably. His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him and after prayer, placed his hands on him and healed him. When this had happened, the rest of the sick on the island came and were cured. They honored us in many ways, and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. So this is a first-person witness account of what happened, no? Sa Book of Acts. So matapos sila itanggapin ng mga karaniwang mamamayan doon sa pulo na yun, mayroong isang mayamang lalaki na siya rin namang pangunahing pinuno ng lahat ng tao sa pulo na yun. May malaking kabuhayan, malaking mga lupain at magandang bahay. Sila'y malugod na tinanggap sa bahay na yun. At dahil sa pagkakataran ni Paul sa bahay nitong si Publius, napag-alaman niya na ang tatay pala nito ay may karamdaman, nilalagnat at sira ang tiyan. At matapos ito ay ipanalangin ni Pablo at kanyang dinampian ang kanyang kamay na ginagamit ng Diyos para magpagaling, mahimala na gumaling ang matanda. Nang mabalitaan siyempre ng lahat ng tagapulo, lahat pala sila may kanikanyang mga kamag-anak at sila-sila man may mga karamdaman, dinala nila lahat kay Pablo at lahat sila ipinanalangin at nangagalingan. Lalo namang uminit ang pagtanggap sa kanila, lalo silang pinarangalan, at nung handa nang silang umalis sa pulo na yon, ay pinabaunan sila ng lahat ng kanilang kakailanganin sa paglalakbay. Let's take another look at the story and pray that the Lord will give us
beautiful insights. So a servant of God, Paul, and a crowd of 275 others survived a shipwreck. Earlier in scripture, sinabi sa atin kung ilan yung laman ng barko. So 276 ilang lahat, kasama si Pablo. Pero bago nangyari ito, nagkaroon sila ng mga iba pang mga kaganapan. Kasi sinabi na ni Pablo sa kanila na alangan nang ituloy ang biyaheng ito kasi inabot na tayo ng masamang panahon. Pero si Pablo po ay laman ng barko na yon, kailangan dalhin sa Roma para litisin 10 ng kanyang mga kasamahan at ibang pasahero. Yung centurion na military head of the expedition asked the captain of the ship. Nag-advise na si Pablo na kung hindi pwedeng ituloy ito, mawawasak ang barko, mapalagay tayo sa panganib, mauubos ang mga kagamitan at kayamanan na kargamento. Pero ang tinanong nitong nagpapasya na centurion or military officer ay yung captain ng barko. At sinabi ng barko, pwede tayong maglayag. So yun ang sinunod, tumuloy sila. Pero ang nangyari nga, maraming hirap silang inabot at nagutom sila at walang makakain at takot sila nalulubog na ang barko. Acts 27, 22-24, and 26. But now, Paul says, I urge you to keep up your courage because not one of you will be lost. Nung natatakot na yung mga tao, pinalakas si Pablo ang loob nila. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of God stood beside me and said, do not be afraid, Paul. God has graciously given you the lives of all who sail with you. Nevertheless, we must run aground on some island. Sa inyo, huwag kayong matakot. Walang mamamatay. Nagpakita sa akin ang anghel ng Diyos kagabi at sinabi, oo, mawawasak ang barko, masishipwreck tayo, mauubos ang kargamento, pero walang malalaga sa atin sapagat ibinibigay na pabor ng Diyos kay Pablo na lahat ng kasama niya ay maligtas kasabay niya. At kung babasahin natin ang contemporary English version, Paul said, don't be afraid. Because of you, God will save the lives of everyone in the ship. Dahil sa isang tao, dahil kay Pablo, na kinakasihan ng Diyos ng kanyang espiritu, hindi papayagan ng Diyos na may isa mang malunod. Alang-alang sa anak niya na nakasakay sa barko, everybody will be saved. So you can imagine what kind of blessing the people of God can bring with them wherever they go. Na alang-alang sa kanila. So, what happened? Nawasak na ang barko, but they came ashore on an island. The people, as we have already seen, were very friendly. The people welcomed them. The people made and kept them warm because it was rainy and cold. You know, natural disasters are great levelers. They are humbling elements. Maraming sa kayong barko na yun, mga may mga kaya, mga mayayaman din. Pero pag nanganganib ka na, sinong mayaman at sinong mahirap? At pag gaganong lububog na kayong lahat at basa, nagkapantay-pantay na lang. Natural disasters enable people to do good. Pwede naman silang itaboy ng mga taga-island. Pakainin na naman sila. Winter pa naman. Wala nang harvest. Wala nang darating na barko sa pulo na yon. Isolated na yung island na yon sa buong winter kasi wala nang nagbabiyahe. Masama na ang panahon. Dumami, 200 plus people. Papakainin mo hanggang matapos ang winter, hanggang maging handa silang umalis. Marami yon. But the people chose to do good. Because when there are natural disasters, you can choose to do wrong and be bad, or you can say, this is enabling for me to do good. Natural disasters also force people to receive goodness. Kung nagkakaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng mabuti dahil merong nagkaroon ng masaklap na kapalaran, yun din namang sumaklap ang kapalaran, nagkakaroon din sila ng pagkakataon na tumanggap ng pagpapala. Kasi yung iba siguro, sanay sila lang nagbibigay o may konting pride, ayaw tumanggap, pero wala kang choice eh. Tatanggap ka. So ang nangyari, pare-pareho silang may opportunity. The opportunity to give and the opportunity to receive. But let's notice in the story that both the common people and the governor, who was rich and powerful, housed and fed the cold, the hungry, and the tired survivors. It was the island's shining moment. Biro mo yung pangalan ng pulo nila na palagay sa Biblia, na record forever and ever, at ang kabutihang ginawa ng mga tao sa island na yon ay nasa Biblia para pag-aralan ng lahat, gunitain, ipagpasalamat sa Diyos. It was the shining moment of this island.
But the islanders, though benefactors, also had great needs. Hindi naman kung ikaw ang nagbibigay ngayon ng pabor, ibig sabihin okay ka na eh. For one, marami din silang pangangailangan. The governor's father was ill. Kahit gaano siya kayaman, nasa sarili siyang bayan, maraming kabuhayan, hindi lumulutang-lutang sa dagat, on solid ground, pero may sakit naman ang ama niya. Malungkot din siya, at hindi rin malutas ang kayamanan niya yung problema niya. The governor's father had stomach trouble and grave fever. So nakita natin, kanya-kanyang needs lang. Yung mga sumalta galing sa dagat, may need. Yung tagaron, stable, meron ding need. Pare-pareho lang. And in the story, we saw that Paul prayed for and placed his hands on the man, and the man got healed. Because of this, all the islanders brought their sick to Paul. And thank God, everyone was healed. The islanders therefore respected Paul and his companions all the more and gave them everything they needed. For the meantime, while they were on the island, and for the onward journey. At marami rin yun, kasi baon. You can see that the people really shelled out even of their own needs. Hindi nila inalintana ang sarili nilang pangangailangan, nag-share din sila. Remember, that yung mga sumalta dun sa island, that they lost everything they had. They were shipwrecked. You know? They survived a shipwreck. Some people survived fires. Many people survived floods. Iba't ibang uri ng disaster, isa din ang ibig sabihin, it makes you very, very vulnerable, very weak, and very dependent on the goodness even of strangers. What are some of the lessons from the story? Unang-una, travelers, people suffer shipwrecks. We suffer from natural disasters. Pwedeng storm, pwedeng rain, pwedeng flood, panapanahon lang. Sabi nga nila, weather lang yan eh. Hindi ka pwede magyabang kung magandang kalagayan mo kasi hindi mo alam kung ikaw yung susunod na kandidato na mawalan, lumubog, mabasa, masunugan. That people could get tired and wet and cold in this life. People could get hungry and hopeless. And another side lesson is that it could happen even to the servants, to the people of God. Walang exempted. Kahit si Paul, kinakasihan ng Diyos, nabasa din, gininaw din. Sa katunayan, sa kwentong ito, natuklaw pa nga siya ng ahas. Hindi na lang natin sinama sa reading kasi hindi relevant sa ating main thrust. But whatever happens to the people of God, we have an assurance. Sabi sa Romans 8:28, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Kahit sa biglang tingin, ang mga anak ng Diyos ay magtaka, maaaring kumisan ay magtampo pa sa Diyos, bakit sila dinadalo ng mga bagay na hindi magaganda sa biglang tingin? Pero sabi sa Romans 8:28, walang hindi maganda. Pag anak ka ng Diyos at umiibig ka sa Diyos, lahat ng pinapayagan ng Diyos na mangyari sa iyo, may katuturan, may kahulugan, at may kagandahan din. Hindi mo man agad makita, makikita mo rin. Even shipwrecks and floods. Kaya ang sabi ni Paul sa pagkukwento niya ng kanyang buhay, ilan ay binanggit niya sa 2 Corinthians 11, 25-29, sabi niya, I have been shipwrecked 3 times. Not once, 3 times. I have even had spent a night and day at sea. Nakababad siya na isang buong 24 oras. I have been in danger from rivers. Sabi niya, I have gone hungry and thirsty. I have been cold. Parang mga taga-Kainta ang nagsasalita. Parang mga taga-Marikina o mga taga-Binyang o taga-Muntinlupa. Maraming naapektuhan sa ating bayan sa mga nakaraan na sobrang dami ng tubig. Pero sabi ni Paul, but when I am weak, then I am strong. Bakit daw? Sa weakness ko, wala na akong choice kundi sumandal sa Diyos. At pag sumandal na ako sa Diyos, therefore strong na ako. Kaya yung kahinaan nakakapagpalakas. Kung nakakapili ka ng tama, kung kanino sasandal, kanino man nanalig, at kung anong klaseng attitude ang ipang-welcome natin sa nangyayari sa ating buhay. Our weaknesses are just opportunities for God to strengthen us.
Ngayon yung sobrang malalakas, lalo yung nagde-declare ng independence from God, malakas man sila, akala lang nila yon. Pero ang umaasa lang sa sariling lakas, napakahina nun. Pero yung wala ka nang maasahan kahit sarili mong lakas at sa Diyos katuloy umaasa ng lubos, sabi ni Paul, dun, yun ang ipagyayabang ko, yung makahinaan ko. Basta't ang kahinaan ko, sa Diyos ko inaasa. At siyempre, ang Diyos naman, hindi naman personally bumababa mula sa langit to minister to people, but God uses His people. God uses godly people. God uses God-fearing people. Kahit ano pa yung religious label nila, they're God-fearing. God uses them to bless those who are in need. Isa nating dapat maapag-alaman dito, si Paul ka man, Christian ka man, banal ka man, we are all subject to natural law. They sailed in winter, they sailed in bad weather, they'll be shipwrecked. Kaya imbes sa sayangin mong oras mo, napilitin mong palitan ng Diyos ang panahon at pagandahin, pumili ka ng araw ng pagbabiyahe. Tulad ng sinasabi natin, June bride ka, gawin mo nalang February, mas bihirang umulan. Hindi yung pipilitin mong ipagdasal sa Diyos sa huwag paulanin, eh Hunyo, nanganganib ka nun. There's natural law. At itong natural law na ito, na-observe to ni Paul, na sila ay manganganib. Acts 27:9-11, still related to what happened. Sabi niya, much time had been lost and sailing had been already become dangerous because by now it was after the fast. So Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Yung owner ng ship, tuloy ang biyahe. Parang familiar sa Pilipinas, ano? Kahit masama ang panahon, overloaded, tuloy. Because yung mga owners ng ship, ang gusto nila, tubo, kita. Kahit giba yung barko, ang dami kong nababalitaan sa ating bayan, nasisira sa gitna ng dagat. Paikot-ikot na ganun, dinadala ng alon. Nagpapalabas lang sila ng video para maaliw ang mga tao. Pero ang totoo, their engineers are desperately trying to save their sinking ship. At kawawa ang napakarami nating mga kababayan na nagiging biktima ng ganitong kapabayaan. So nung paman, nakita natin, meron ng mga biblical precedents. Yung owner ng ship, tuloy, bayad na yung mga ticket at salagay mag-refund. So iba, ilalagay na lang niya sa pangalibang buhay ng mga tao para lang siya makatiyak na kumita. Pero mas malaking nawala sa kanya dahil kawasak-wasak yung ship, no? So, the centurion heeded the advice of a mere man and ignored the advice of a godly man. So, ano nangyari? Mga kapatid, maraming porma ng shipwreck. Hindi lang barko ang lumulubog. Pwedeng lumubog ang isang project. Pwedeng lumubog ang isang puhunan. Pwedeng lumubog ang isang enterprise. Pwedeng lumubog ang isang gusto mong mangyari sa buhay. Kung kukuha ka ng advice, listen to people who speak the words of God. Listen to godly advice instead of to just technical or selfish advice. Marami mga barko natin lumulubog dahil mali ang pinakinggan natin na payo. Napaka-importante na nakikinig tayo dun sa udyok ng Espiritu ng Diyos na kadalasan, syempre, sa godly men and women niya pararaanin kesa sa kung sino pa man. Nadaya pa itong grupo na ito, Acts 27:13-15, nagtatalo-talo kung tutuloy ng biyahe. When a gentle south wind began to blow, they thought that they had obtained what they wanted. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind of hurricane force, called the northeaster, swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Nung medyo may umihip na magandang hangin, sabi, ayan, okay na, lakad na tayo. Yung pala, hindi naman laging ganon. Biglang nabaligtad ang ihip ng hangin. They were deceived by an apparent good weather. Like many of us can be deceived by what seems to be a good advice. Kaya dapat sinusuri ang mga payo. Acts 27:21, after the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss.
Young people, listen to the advice of your parents. Kahit kung minsan hindi yun ang gusto nyo, hindi yun ang mukhang masarap, hindi yun ang mukhang maganda, maliligtas kayo sa maraming problema kung marunong kayong makinig sa mga nakakatanda at mga nagmamahal sa inyo. At hindi lang yan for young people. Minsan ang matigas ang ulo nga, yung mga hindi young, kundi yung mga medyo mature na. Dapat marunong tayong makinig sa mga payo. Now, another lesson that we can learn from the story is that the islanders, those affected by shipwrecks, are better off being helpful to those who suffer. Mas mainam na kung may dumadating sa iyong nangangailangan, kahit ikaw mabawasan ang kakainin, maabala ka, mas mainam na maging mabuti kaysa hindi maging mabuti. No? To receive, to go, and to reach out to the victims, to the survivors, to the needy. In this instance, it was the survivors that landed on their island. In some occasions, we have to be the ones to go to the survivors because they cannot leave their own islands. Tulad ng nangyayari ngayon sa maraming nakalubog na mga bahay, hindi makaalis yung mga tao dun sa loob, kaya namamangka ka para dalhin yung dalawang pagkain, dalhin mo yung gamot, dalhin mo yung doktor kasi sila yung natrap sa island nila. Kung ano paman, sa'yo dumarating o ikaw ang pupunta, kung may pagkakataon ka, nakita natin yung lesson from this story, do good to those who suffer, to those who have to endure their own shipwrecks. And it was good for them to build a fire for the sufferers to make the people dry and warm. To receive the sufferers into their own homes or to go to the homes of those who suffer and comfort them there. Tulad ng nagaganap ngayon sa marami sa ating paligid, ang lahat ng mga taong lumubog ang mga bahay, walang maisuot, basa lahat, may putik pa, so dadalhan natin ang mga damit. Ibigin naman nila magluto, wala silang iluluto, dinala na at inanod ng baha, at wala silang pangluto dahil pati ang mga kalan nila ay mga nabasa, nawasak, so dadalhan mo sila ng lutong pagkain kasi nangangailangan sila. And it was very good for the islanders to respect them. Even us, even we, have to respect the people that we help. Kung minsan nakakakita ka namimigay ng mga relief goods, hinahagis na lang doon sa mga tao. Yung kanina, nandun sa bubong niya, sa paghabol doon sa lumilipad na bag ng konting bigas, nahulog pa sa bubong. Nakagat pa ng buwaya dahil may mga nakawala pang buwaya sa zoo. Yung kung minsan tutulungan mo yung mga tao pero lalaw na palala, at kung minsan pinagmumukha mo silang sobrang kawawa. Dahil sa pag-aabot mo, magbibigay ka ng mga panis na pagkain. Hindi mo naman siyempre pinanis. Pero kuminsan, sa katagalan ng pagkilo, sa panis na tuloy. Bibigyan mo ng canned corned beef o canned goods, wala ka namang dalang abrelata. E nawala na nga yung can opener nila. Ano ngangat-ngatin nila ang lata? Maraming pagbibigay, hindi masyado nag-iisip. So masarap magbigay, maganda yon. Pero pag-isipan mo kung anong binibigay mo. Tayo mga kapatid, since some days ago, we have been distributing food sa Eastern Metro Manila, cooked food, lugaw food, hot food. Today, I went there myself and we distributed food. Anong mga laman ng food binibigay natin? Hindi ito pagmamalaki. Gusto lang nating isipin kung paano dapat nagbibigay and how God guides us. Inuna natin mga members natin. Siyempre, charity begins in the household of God. So anong instruction that I gave to our people? That each family should receive at least 5 kilos of rice. Maanin mo yung 1 kilo, pagkaluto, gutom uli. Dapat marami-rami. Kung maraming members of the family, doblehin mo yung ibibigay. So may hilaw na bigas, may mga delata, may mga kung ano-anong laman, may mga damit kung nabasa lahat ng mga damit nila, pero merong ready-to-eat na food. What did we distribute today? Adobo, good for 6 people. Mga kanin na ibinalot sa dahon ng saging, nilagyan ng mga kamatis at itlog na maalat, at piling-piling na saging, mineral water, disposable forks and spoons, napkins, kulang na lang candle para may candlelight dinner ang mga tao. Our policy when we give is, kung ikaw nakatanggap, what will you feel? Dapat may galang doon sa tatanggap, hindi kung ano na lang. So I gave instructions to the women who were preparing the food. Keep it very clean. Don't serve to people what you yourself will never eat. At yung iba, nagdadaldalan habang binabalot yung rice na luto na. Kung walang daldalan, baka maligo na mga laway nyo yung mga
kanin. So, shut up ang mga babaeng daldalera habang patuloy naman ang kasiyahan na nagbabalot. Kung walang sasama ang loob, kailangan maayos. Marami sa pagbibigay, nakakasira ng loob, nakakapagpahamak. Yung you feel hamak, no? Kung ikaw yung binibigyan. So, some forms of giving could be disrespectful and even exploitative. Sabi sa Matthew 6:3, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. May mga careless na pagbibigay, paparada sa isang magandang kalye, pila ang mga tao, ang dami, ibibideo na mimigay sila. Pero sabi ko, ang bibigyan nyo, yung wala doon. Kasi yung mga nandyan, malalakas yan, malulusog, mga makalalaksang brasong umagaw pa ng mga ibibigay, hindi yan ang tunay na nangailangan. Yung mga wala dyan sa pila, hindi makalis sa mga bahay nila, yun dapat ang mga puntahan. So we have instructions, brothers and sisters, that all our members in the East, and we have many churches there, sinusupply natin sila ng pagkain mula umaga, tanghali hanggang gabi. Lahat ng naaabot natin. And the instruction is, as long as we can do it, as long as there's a grave need and they cannot be on their own, we shall do it. Because charity begins in the household of God. But then, we will also begin tomorrow, and we have begun already, since yesterday, to feed also non-day-by-day people. Siyempre, ang Diyos naman, colorblind sa pagtulong. Pero gusto ko lang unahin ang mga kapatid natin. Siyempre, ganun ang mga tatay. Gusto mo yung mga anak mo muna, secure mo. Pero pagkatapos nun, yung mga iba kasunod na rin. Hindi yun dahil meron tayong favoritism o dahil baka meron na nga, siyempre. Mga kapatid natin yun eh. Dapat unahin, ano? Pero meron din tayong open sa mga iba. Habang binabasa ko po itong story ni Paul, parang nakikita ko yung mangyayari sa ating buhay. But then again, even the benefactors, the islanders, could have needs. Tulad ng binanggit natin, no? Na sila ay may mga sakit din yung mga kamag-anak nila. But having problems should not hinder us from being helpful. Hindi ko mo may problema ka, hindi ka natutulong sa iba. Hindi ko mo may need ka, hindi ka na magbibigay. Wala namang taong walang need eh. Lahat may need. Pero yung mga taga-island, nagbigay. Tulad ng binanggit ng Panginoong Jesus, Luke 21, 1-2, as he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in two very small copper coins. So hindi ko mamahirap yung babaeng balo na yon. Hindi niya sinabing exempted na ako sa pagbibigay. In fact, napuri siya ni Jesus, sabi niya, she gave the most because she gave everything she had. At sa Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Carry each other's burdens. Ibig sabihin, may burden ka rin. But you help carry another person's burden. What other lesson can we learn from the story? That beneficiaries could be helpful and could become blessings to the benefactors. Sa biglang tingin, parang pabigat lang yung mga nagdatingan, pero hindi. Dahil sa pagdating ni Paul at ng kanyang mga kasama, gumaling ang lahat ng may sakit sa pulo na yon. Hindi common tayo yung tatanggap ng hospitality, tatanggap ng tulong, ng pagkain, ng damit, eh hanggang doon na lang. Dapat meron naman tayong gawin sa abot ng ating makakaya and as God enables us to minister to those who minister to us. Dapat two-way ang relationship. Kung may nagpapaaral sa inyo, abay, magbigay din naman kayo ng ginhawa, comfort o konsuelo. Kung may tumutulong sa inyo, bibigyan nyo rin ng tulong. At hindi ko mo ang nagbibigay sa inyo ay mayaman, ibig sabihin, hindi nyo na siya bibigyan ng kahit ano. Kasi sasabihin nyo, but she has everything. Yes, but is anything of those that everything that she has coming from you? Kumisan, meron kang titang mayaman, may kapatid kang mayaman, meron kang kaibigan na mayaman, bigay ng bigay sa'yo, tapos hindi mo naman lang bigyan. Dahil sasabihin mo, meron na naman siya lahat eh. Pero alam nyo, kahit ang isang tao may kaya at meron na siya ng sinasabi mong lahat, naghahanap pa rin yon ng pagmamahal mo. Naghahanap pa rin yon ng galing sa'yo. Kahit meron siyang 200 pares ng medyas, iba yung galing sa'yo. Kahit ang dami-daming pagkain sa bahay niya, iba yung may dala-dala kang isang siniguelas o isang kalamansi, iaabot mo sa kanya pagdating mo. Iba yun. Huwag niyong sasabihin, meron na siya ng lahat-lahat. Ang tanong, meron ba kayong binigay doon sa mga meron na yon? Huwag tayong nagkakait ng pagmamahal. Akala natin yung mga taong may kaya, wala na silang kailangan, pero hindi. Kahit kayo yung tumatanggap, meron ding nasa inyo na kayo lang ang pwedeng magbigay sa tao na yon. Huwag niyong kakalimutan to be thoughtful even to people you think are so
blessed and that they have everything. Now, we must also recognize blessings dressed as problems. When Paul and his company landed on shore, they seemed like just problems. Pakainin, dadamitan, ia-accommodate. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Pag may ibinigay sa ang Diyos na problema, may kasamang solusyon. Pag may ibinigay sa ang Diyos na tutulungan mo, patutulungan ka rin sa Kanya ng Diyos. Pag may ibinigay sa ang Diyos na papalakasin mo, may magpapalakas din sa Kanya manggagaling para sa iyo. Dahil ganun ang sistema ng Diyos, laging pabalik-balik, paikot-ikot, everybody benefits. Pati ang relasyon ng Diyos, hindi one way. Ang relasyon sa atin ng Diyos, meron siyang utos, pero kailangan sumunod ka, hindi kanya pinipilit. Laging merong interaction. So kung may mga tao, mga kapatid, na sa tingin nyo, laging problema ng buhay nyo, pag nakikita nyo yung mukha niya, laging uutang siya. Pagka nag-text siya, ayaw nyo nang basahin, pangalan pa lang, dahil siguradong maaabala kayo. No. Isipin nyo, problem lang to sa simula o sa biglang tingin. Pero hindi naman ganito ang Diyos. Hindi naman niya ako pinaparusahan para padala ko ng taong problema lang. May mabuting gagawin din sa akin ang Diyos through this person. And continue to do good. And you will see the mighty hand of God at work. Ano naman ang malay ng mga tagapulo na lahat ng may sakit nilang mahal sa buhay gagaling dahil doon sa sumalta? So ang totoo nun, nasaltahan sila ng mga pakain, mga pabigat, pero hindi pala yun para sila mabless. So look at people who come to you with a blessing. At kahit wala kayong makita sa matagal na panahon na blessing na nanggagaling sa kanila, isipin nyo nalang agad, blessed kayo, kaya kayo pinupuntahan ng manghihingi. Blessed kayo, kaya kayong inuutangan at hindi kayo yung nangungutang. Blessed kayo at kayo yung hinihingan, hindi kayo yung nangihingi. So hindi man manggaling yung blessing dun sa tao, isipin mo, binless ka na ng Diyos. Nauna ka na na binless, at siguro yung blessing mo, umiingay, tumutugtog, lumiilaw, kitang-kita ng iba, kaya nagpupunta sa'yo. So sa halip ngayong magalit ka na ano ba yan, ang dami-dami humihingi sa akin, magpapasalamat kang Lord, ang dami niyong ibinibigay, nakakaamoy tuloy sila. So magbalato kayo sa mga tao sa paligid. Because we must remember that God blesses His people. Ang mahalaga, bumukas yung mata natin na makita natin, blessing pala to. So beneficiaries, be benefactors too. As God gifted and enabled you. May nagbibigay sa inyo, umisip kayo ng paraan kung paano rin kayo magsusukli. May mabait sa inyo, gawan nyo rin ang kabaitan. Maghanap kayo ng gift sa inyo ng Diyos na pwede nyo i-minister sa tao na nagmi-minister sa inyo. Ganun ang paraan ng Diyos. Sila Pablo, kahit sila nakikitira sa bahay ng mga may bahay nung sila nagmi-mission, hindi sila naging pabigat. 2 Thessalonians 3:7-8, "We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you." Si Pablo, kung tutuusin, ang daming utang na loob sa kanya ng mga tao, nakakilala ng kaligtasan, napalapit sa Diyos dahil sa kanya. Pero sabi niya, no, pag kumakain kami sa karinderya niyo, nagbabayad kami. Pag kumakain kami sa bahay niyo, nagsisilbi kami, may kapalit. So mga Christians, huwag kayong hingi ng discount. Lagi ko itong inuulit sa mga kapatiran. Lalo't hindi naman kayo, stockholder. Nung namuhunan yung tao, nung naghirap magtayo ng tindahan, hindi ka kasali. Ngayon gusto mo may discount. Mahiya ka. Dapat nga pag binibigyan ka pa ng discount nung kapatiran, sabi mo, no, okay lang, babayaran ko buo. Hindi ako mayaman, pero gusto kong maging supportive sa negosyo mo. Blessing ako sa'yo, hindi curse. Dapat ganun, ha? Hindi yung hirap na hirap ang mga kapatiran natin dahil walang ginawa yung mga brothers and sisters, kundi humingi ng diskwento. O gusto pa, libre. So nyo, hindi, babayaran ko. Para sa mga paminsan-minsan na pagkakataon na hindi mo talaga kayang magbayad ng buo, doon mo nalang tanggapin yung discount. Pero habang may ibabayad kang buo, ibayad mo. It is a privilege to be helpful to a brother or a sister's business. Hindi yung naging pabigat ka. So be a blessing, though you might be a recipient. Walang recipient lang. Titingnan nyo ang tao, humihinga, recipient. Pero hihinga rin palabas. We give, di ba? We give carbon dioxide to the plants. And the plants give us oxygen.
It's a beautiful mutual relationship. Ganun lagi. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na may nagbibigay sa inyo, hindi kayo nagsusukulit. Maybe another kind, another way, another time, but always. So be a blessing, though you might be a recipient, as we have said. And let encounters and relationships be mutually edifying and enriching. Tuwing may relasyon kayo, kaibigan, kamag-anak, dapat pareho kayong nakikinabang, hindi lang ikaw. Kung hindi mo man masuklian ngayon, maghanda ka sa pagdating ng panahon na magsukli doon. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to mutual edification. So see how God turned the shipwreck into a blessing for all, especially the islanders. Sila talaga ang nakinabang. Sabi ng Diyos, give and it will be given to you. Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. And remember, when you give, respect your fellow human beings. Ang pagbibigay kasi, very sensitive yan. Nagbibigay ka ng ulam, bigay mong maganda. Hindi yung hahagis mo na lang yung ulam sa plato nung gusto mong bigyan. Kumakain na nga siya, pero masama ang loob sa'yo. Alam niyo kung ano yung sayang na pagbibigay? Natanggalan ka na, nabawasan ka na, nasaktan ka na, napagod ka na nagbigay, tapos yung binigyan mo, ang totoo, inis pa sa'yo. Kasi nakakainis kang magbigay. Nagbibigay ka, may kasabay na bunganga. Nagbibigay ka, may kasabay na sumbat. Nagbibigay ka, padabog. Nagbibigay ka, masama ang mukha mo. Sayang yung kabaitan mo kasi ang matatandaan ng tao, yung inis niya sa'yo. Sayang. So pag nagbibigay ka na, be very nice, be very gracious, total binibigay mo na eh. Ando na yun eh. Dagdagan mo na ng graciousness, dagdagan mo na ng cheerfulness, at mamahalin ka nung pinagbibigyan mo. Maraming ganyang palabigay, pero pangit ang paraan ng pagbibigay, wala ring tumatanaw, naiinis pa sa kanila. So, tandaan din natin mga kapatid, strength or weakness, abundance or poverty, being a benefactor or a beneficiary are all temporary. Hindi ka nakakatiyak na laging ikaw yung malakas. So kung malakas ka, tulungan mo yung mahina. Baka bukas, ikaw naman yung mahina. Hindi ka nakakatiyak na lagi ikaw yung meron. Sa pamilya nyo, ikaw lagi meron. Yumabang ka na tuloy. You are not sure. Gumugulong ang kapalaran ng buhay. Naiiba bigla sa isang iglap. Tulad ng naganap na baha, sinong nagsabi at nag-isip na mangyayari yon? Walang nauna, pero ayan, may una na. Nakikita natin, hindi ka pwedeng magyabang. Hindi mo hawak ang buhay, marami kang hindi alam. So habang ikaw ang pwedeng maging mabuti, ikaw ang gumawa ng mabuti, may naitanim ka kung dumating man ang panahon, ikaw ang mga ilangan ng kabutihan. At pag gumagawa tayo ng mabuti, magalang pa rin. Magalang ka sa nagbibigay sa'yo. Tao ka. Pero yung totoong taong tao, magalang siya sa binibigyan niya. Doon mo malalaman yung tao pagka ano bang behavior mo sa binibigyan mo. Siyempre yung nagbibigay sa'yo, nangungupo ka ba doon, ang bait-bait mo, good morning ka na good morning doon. Makikita nyo itong mga kapatid, sa asal lang isang sa atin. Yung mahilig mag-good morning, good morning, may good morning sa simula. Pag ang tinetextan, yun ang may kapangyarihan o yun ang hihingan. Pero yung binibigyan mo ba, nag-good morning ka pa? Good morning, pumunta ka sa bahay, daanan mo yung inuutang mo. Kasi daan ka. May drawing pa yung screen ng iyong text. Pag magalang ka sa umaasa sa'yo, binibigyan mo, maka-Diyos ka nga. Kasi siyempre, magalang tayo doon sa pinapakinabangan natin. Eh yung nakikinabang sa atin, magalang pa ba tayo doon? Doon, makikita si Jesus. Ang galang-galang niya kahit sa mga pinapagaling niya, pinapakain niya, wala siya ni isang pinagpakitaan na kagaspangan. So, Kristiyano tayo, yun ang ating tularan. Isa pang paalala sa atin, we all experience storms. Every one of us experience storms and floods and earthquakes, fires, hunger,
poverty, illness, hopelessness. But we are here to help and respect one another. Igagalang mo yung dumadaan sa hirap. You don't look at their nakedness. You try to swerve your sight and not look and just give them a blanket to cover their bodies. You don't gloat at people's worries and cares and problems. Hindi mo tinitingnan yung nai-embarrass pag tinitingnan siya. So pinipilit mong magmaang-maangan na may nakikita kang kahirapan. Kaya pati ang pag-aabot mo halos patalikod at palihis para hindi siya mahiya sa'yo. We minister to each other kasi panapanahon lang. 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Though we might be needy o tayo man ay problemado, kaya pa rin natin maging nice because Jesus lives in us. Because the Spirit of God empowers us to be nice though we have reasons to frown. 2 Corinthians 8:1-4, nung nagkaroon ng malaking pangangailangan ng mga kapatiran sa Jerusalem, nagpa-appeal ng fund drive among all the churches. At yung mga pobreng churches, yung pangkauna-unahang nag-donate. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Nagkaroon ng matinding pangangailangan ng mga kapatiran sa Jerusalem, iba't ibang mga Christian churches all over. Hininga nila ng tulong, nauna pa itong pinakapobre, the churches in Macedonia. At kahit ayaw silang tanggapan ng donation nila dahil sila may mahihirap, nakiusap sila na bigyan ng ganong pribilehiyo na makapagbigay sa pangangailangan. And look up to now, pinag-uusapan natin sila. Marami tayong shipwreck na hinarap na, kaharap ngayon o haharapin pa. There will be terrible displacement of the normal elements of daily life. We will face many natural calamities. Pwede tayong pumili na maging manhid at maging makasarili, huwag makisangkot, o pwede tayong pumili na ibigay ang ating mga sarili, ang ating mga paglilingkod, ang ating mga handog para makatulong sa mas nangangailangan, although tayo man nangangailangan din. But remember this, somebody's shipwreck is another person's opportunity to do good. Hindi lahat ng pagkakataon meron tayong pribilehiyo na makatulong. Nangyayari lang yon pag yung kapwa natin nangangailangan. At hindi naman laging mangangailangan ang ating kapwa. Naiiba din ang ihip ng hangin. So huwag nawa nating sasayangin ang pagkakataon na meron kang itutulong at may nangangailangan ng tulong mo tapos ipagkakait mo. Dahil babalik din sa'yo yon. Don't burn the bridge over which you too must pass. Don't deny people the kindness that you too could be denied by others when your need arises. Pag may nangangailangan at merong kang itutulong, count it as a wonderful opportunity and privilege which may not happen again. Huwag nating papalampasin ang pagkakataong maging mabuti, maging mabait. Hindi laging nandun yung ganong pagkakataon. At tandaan din natin, kahit tayo victims ng shipwreck, hindi ibig sabihin, hindi na tayo magagamit ng Diyos to bless others. So don't wallow in your misery. Kung nagkaroon ka naman ng shipwreck sa buhay mo, ano man yun, huwag ka nalang laging humingi ng awa, huwag kang laging maawa sa sarili. Bumangon ka, gawin mo ang magagawa, at sa kaya mo, tumulong ka pa rin sa iba, kahit ikaw may sakit, kahit ikaw nahihirapan, kahit ikaw nangangailangan. When shipwrecks happen in our lives, we can be bitter or we can be better. We can be angry and hopeless or we can rely on God and we can learn from our mistakes, from our experiences,
and we can learn from the words of God and apply them in our daily life. Shipwrecks can be used by God to bless us and to bless others. Dapat alam natin lagi na may Diyos. At ito pa ang isa nating dapat na alalahanin, mga kapatid, maging mabuti tayo sa lahat ng biktima ng shipwreck. Hindi lang yung totoong barkong lumulubog, hindi lang yung totoong bahay na lumulubog. Maraming shipwreck ang tao, emotional shipwreck. Dumadating kuminsan, anak mo, mahal mo sa buhay, biglang naging unwed mother. Shipwreck yun. That's a time to be kind. It's not a time to be judgmental. Dumadating na yung mahal mo sa buhay, inaasahan mo na matino yung pala, drug addict na, wasak-wasak na yung buhay. It's a shipwreck. It's a time to be kind. Time to be nice. Look at how the Lord was kind to the woman caught in adultery. Shipwreck yun eh. Kahihiyan ng isang babae. You were caught in adultery. The entire barangay is around you wanting to throw stones at you and to judge you. Biro mong kahihiyan yun, bukod sa takot mong mamatay, yung kahihiyan mo pa. Pero ang Panginoon, bagamat inuutos ng batas ni Moses, batuhin ang ganun mga babae, niligtas niya yung babae. Hindi lang sa mabato, iniligtas din niya sa kahihiyan. Kasi ang sinabi niya, sige, yung walang kasalanan dyan, mauna nang bumato. At walang naglakas ang loob. Ipinaalala lang ng Diyos na kung nakakahiya ang kalagayan ng babaeng ito, lahat kayo dyan nakakahiya din. Hindi lang kayo nabibisto, kaya ang yayabang nyo. Hindi lang kayo nakikita ng mga tao at nahuhuli sa akto. Pero kayo-kayo man, ang mga nagmamataas at nagmamalinis, kung bawat bahagi at himay-may ng buhay nyo ipoproject sa screen 24 hours a day and 24/7, may kahihiyan din kayo na mabubulat-lat. So sabi, huwag mong pagsamantalahan ng kahinaan ang nahuhuli sa akto. Kawawang kawawa, corner na corner. Anong kailangan doon ibigay? Kindness. That's the example of the Lord Jesus. Kindness natin yung mga kaibigan natin, kamag-anak na nalugi sa negosyo. Shipwreck yon. Anong kailangan niya? Paniwalaan siyang muli, tulungan uling mamuhunan, bumangon uli, hindi yung sisihin mo ng sisihin. Shipwreck yon eh. When people suffer shipwrecks, it's not a time for them to blame each other and to be blamed. It's a time that we should help them. Kasi yung tao na nakaranas ng ganun, alam na niya yung mali niya, hindi mo na kailangang sundutin yung sugat na dumudugo na nga. Alam na niya yun. Ang kailangan natin, kindness. Kung tayo ang dumaranas sa mga shipwreck na yan na emotional, spiritual, social, kung paano natin gustong itrato tayo ng iba, dapat ganun nating itrato yung iba rin. Because the measure you give is the measure you get. Ang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang kabutihang nakalaan para sa atin, mula sa kapwa o mula sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Marami tayong mga kababayan ngayon na nangangailangan ng tulong. Kung hindi kayo part of the problem, be part of the solution. Kung hindi kayo yung lumubog at nahirapan, kayo ang tumulong. Tayo lahat. Panapanahon. Yun ang tunay na diwa ng Kristyanismo, ng pagiging maka-Diyos. At sabi ko nga, hindi lang yun ang baha. Maraming baha ang buhay. Maaring sa bahay nyo, sa pamilya nyo, may mga members na shipwrecked. O talagang wreck sila. Wasak-wasak ang buhay nila. Bagsak na bagsak. Kawawang kawawa. How are we to react to them? The Bible has shown us the way. The islanders have shown us the way. Jesus continues to show us the way. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos ang mabait. At dahil kayo Diyos ang mabait, hindi kayo nagkukulang sa amin. Salamat sa pagtanggap namin ng mga kabutihan nyo at ang dalangin namin kami man maging paraan para makapagbigay kayo sa iba na kami ang dinadaanan, kami ang dinadaluyan, kami ang channel of blessings. Turo mo sa amin, Lord, kung kami yung mga victim na huwag kaming lagi nalang maawa sa sarili at magpaawa sa iba. Humanap namin kami ng paraan para maging useful, maging givers din kami in our own way. Tulad nila Paul, nasula ang unang tunulungan, pero naging malaking tulong din sila sa mga tumulong sa kanila. At kung kami naman, Panginoon, ay nakakakita ng mga tao sa paligid who are suffering, teach us not to be judgmental, teach us not to blame them, teach us to extend a helping hand. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung anong mga kahulugan ito sa ating buhay, at
isipin natin lahat ng mga taong pwede nating tulungan because they are in a shipwreck situation right now. Whether that is physical, financial, emotional, spiritual, or social shipwreck. At kung tayo yung victim, tatandaan natin, may Diyos at may pag-asa lagi. Our Father, teach us in silence. Encourage your people. Straighten up our crookednesses. Paliwanagin mo mga kadiliman namin. Patibayin nyo kami. Bigyan nyo kami ng pag-asa. At bigyan nyo rin kami ng magandang ideya kung paano kami magiging blessing sa aming kapwa. Be with the Lord for a while and think of people who are shipwrecked right now that you can help. And commit yourself to be helpful. Be with God in silent prayer.